sa mapagpalang araw mga kabady, ngayon gagawa tayo ng DIY na ano, antipara o yung salaming pang tubig o yung diving mask DIY. So bali ito, ang kailangan natin yung bubog, flap ng isang gulong, tapos interior ng tricycle, itong PVC, sinulid at karayom kaya gunting. So bali, ang unang step natin mga kabady, gagaya tayo ng flap. Bali, first step natin mga kabady, kukuha tayo ng flap. So bali, ganyan lang. Kukuha tayo ng ganito kaba. Napakatigas. Matigas lang ito kabady. Ito yung flap natin. Next step natin mga kabady, subali susukat natin itong bubog dito sa kinuha nating flap. Tapos yan. Tingnan lang natin kung gaano ka laki yung kanyang tatamaan. Tapos ikat natin 'yan. At saka natin itatahi ng ano, ng sinulid lang. Sinulid lang yung papantahi natin dito sa ano na ito, sa flap. Ito yung second step natin. Tatahian natin ito ng sinulid. Kabady, bali ito yung sukat ng ating flap. So bali ito, tatahi natin. So bali ganyan lang ano, ito tatahi natin ng goma ito, ng sinulid. So bali yan, ganyan. Kukonek natin yan sa pamamagitan ng pagtahi ng sinulid. Bali kabady, natahi ko siya ng ano, ng sinulid. So bali ganyan lang ang proseso. Tahi lang muna natin itong first layer ng ating ano, itong ating flap. Second layer natin dito yung sa interior na ano, interior ng tricycle, yung sa motor. Kailangan natin may second layer kasi mga kabady, medyo masakit pag flap lang. Medyo masakit ito sa mukha. Yung matalas kasi ito pag ano, pag medyo makapal ang ating flap. O ganyan lang mga proseso mga kabady. Tayo lang muna natin siya. Tapos saka natin balik. Bali, ikis-ikis lang natin yung pagtatahi dyan sa flap. Bali kabady, ito yung ating resulta ng pagtatahi. Oh. Oh, bali ito yan. So bali sinulid lang ginamit ko. Ito yung first step natin. So ito hinubog din natin sa ano, sa bubog. So bali yung second layer natin na yung interior ng motor. Yung second layer natin na goma. Tatabasan pa natin ito mga kabady. Next step natin mga kabady, bali ikat natin ito ng bawasan natin ng pagganito. So bali magtitira tayo ng mga 1 inch dito. Dito sa bandang ito. Ganito lang mga kabady. Bali katla natin ito dito. Bali mga kabady, itong side nitong ginugupit ko ay ito yung magiging matalas eh, kaya masakit sa mukha pag ano gagamitin natin ito, kaya kailangan natin ng second layer. Yung interior ng motor, yung sa side wheel. Yan. Parehasin lang natin mga kabady. Para maganda naman yung ating design ng ating kuan. Salamin. Ito mga kabady, pag flap lang siya, masakit siya sa mukha. Matalas kasi ito pag flap lang. So kaya lang natin lagyan ng second layer na sa ano ng gulong,
Bali yan. So bali ito, lalagyan natin ng Bulkasil. Itong side na ito. So kahit hindi na natin ito i-vulcanize, pwede. Ito yung natin, first step. Next step natin mga kabate, yung second layer niya. So bali tatabas tayo ng goma na kasing tulad nito. Pero mas mataas dito ng konti. So bali itong gagamitin natin, interior ng motor. Kakat natin ito. Bali, cut lang natin mga kabati dito sa gitna itong ating interior ng motor ito. Tahi na lang natin ito mga kabati. Tatahi din natin ito. Ito yung second layer ng ating salamin. Tahi natin. Bali mga kabati, ang gamit ko lang dito ay yung sinulid. Ang ginagamit natin pantay. Pwede rin kayong gumamit ng yung nylon, yung number 4 na tanse na pantay. Pwede rin yun, matibay din yun. So bali ito, ginawa ko lang para sa mga yung malalayong lugar sa yung walang available na pagbo-vulcanizean. So bali din DIY natin siya kahit ito hindi binulcanize. Pwede ito. Subukan na rin ito kabady, ganito rin yung gamit kong salamin sa pantubig. Hindi rin binulcanize. So bali DIY lang siya. So ganito lang mga kabady, sana masundan niyo ako para magagawa rin kayo ng salamin pantubig na hindi na binubulcanize. So itong ating ginawang tahi ay lalapatan naman natin ng Bulkasil. Itong tahi na ito. Bali, bubulkasilan din natin yan. So ganito lang mga kabady. Kailangan kasi 2 layers para hindi masakit siya sa mukha. Pag flap lang kasi, talagang pag matagalang gamitan, so talagang hapdi ang mukha ninyo sa talas ng flap natin. So ito ang ating gawa ngayon. So bali, susukat natin yung bubog para malaman natin yung kung pwede na siya. Bago natin lagyan ng Bulkasil yung ating itong gumang ginawa natin. So ito, okay naman mga kabady. So bali, lalagyan na natin Bulkasil itong ating ginawang tahi para habang nagpapatigas tayo ng ating Bulkasil, gagawa tayo nung pinakang ring niya sa ibabaw, yung PVC. Bali kabady, ito yung itsura niya nung nilagyan ko siya ng Bulkasil. So bakit maganda yan, manipis na Bulkasil lang ililapat nyo para kapit na kapit. So patutuyuin natin ito, bibilad muna natin sa araw ito para tumigas. Then susunod na natin yung yung ring niya na PVC sa ibabaw. Okay mga kabady, ito yung ating PVC yung kinuha. So bali flexible siya kaya magandang gamitin. So bali iinitin lang natin ng konti ito para mabutasan natin. Bali sa side niya mga kabady, nilagyan ko siya ng butas para maabangan natin ng kwan. Kawad na ito yung pagtatalian natin ng goma, yung pinakang niya. Goma sa side para maikabit natin sa ating ulo. Yung pag-assemble naman mga kabady, ganito lang, ipaikot niyo lang yung yung ring na PVC. Saka natin ilock yung tornilyo. So bali ganyan lang. So higpitan natin ng maganda para talagang di lumabas yung bubog o para kumapit ng maayos siya. So ganyan lang. Ito, subukan na ito mga kabady. Bali ganito din yung aking ginagamit. So ito DIY ko lang para sa inyo. Para kayo makagawa rin kung sakaling gusto nyo gumawa ng salaming pantubig. Ito yung ginagamit ko panisid sa gabi o sa araw. Ito ang gamit ko pa mamalakaya.
Okay mga kabady, tapos na yung ating ginawang DIY na antipara o yung salaming pangtubig. So bali ito siya. Bali medyo binawasan ko pa ng konti itong itong second layer, pinababa ko siya ng konti para lumitlit ng konti. Yan. Okay na ito mga kabady. Pwede na ito, ready na ito, pwede na itong ilakad natin. So bali ganito ang tapos ng ating DIY na antipara o yung salaming pantubig. So ganito lang mga kabady. So maraming salamat sa inyong ginawang panonood. So bali shout out sa mga sulid nating supporter. So hanggang dito na lang mga kabady. God bless, salamat sa inyo.